Hindi po isasara ang National Center for Mental Health o NCMH sa Mandaluyong. Yan ay kahit may ipatatayong bagong ospital sa kanilang compound. Ito po ang kaso, kulang pa rin ang mga tauhan ng NCMH. Tatatlo lang din ang pampublikong pasilidad na nakatuon sa mga problema sa mental health. Yan ang tinutukan. Magbabalik si Ivan Mayrina. Sino bang makakalimot sa 6 na taong gulang na si Junjun? Ang batang ikinulong ng sarili niya magulang sa loob ng kanilang bahay sa Camarines Sur. Isa lang siya sa mga Pilipinong may problema sa pag-iisip na ikinukulong hindi dahil sa pagmamalupit, kundi dahil ito lang daw ang alam ng kanilang kaanak na gawin para hindi sila mapahamak. Ang problema, wala namang akses sa mga ordinaryong Pilipino sa mental health facilities. Katunayan sa buong bansa, 3 lang ang pampublikong pasilidad na nakatuon talaga para sa mental health. Kabilang na riyan ang National Center for Mental Health o NCMH sa Mandaluyong, ang pangunahing mental health institution sa bansa. Ngayong araw na ito, may 3,280 na pasyente sa NCMH na may kapasidad para sa mahigit 4,000 pasyente. Maayos at kumpletong pasilidad na ospital. Hindi rin daw sila kinukulang sa gamot, kaya eto nga, nakausap namin ng maayos ang ilang pasyente rito sa Acute Adult Male Pavilion. Kumusta naman ang sitwasyon niyo dito? Okay naman po sir, nakakain naman po kami. Umaga, tanghali at saka hapunan, gabi. Higaan niyo, komportable ba? Ayos naman po sa higaan. Ang kaso, kulang naman sa taong mangangalaga. Ang mga psychiatrist sa NCMH, 83 lang para sa mahigit 3,000 pasyenteng naka-confine dito. Ang mga nurse, kulang na kulang din. Experience ko today is 1:66 kung andyan po yung kasama ko na nurse. Pero pag mag-isa ka talaga, so you will handle all that patient. Sa gitna yan ng dumarami raw ng mga nagpapakonsultang outpatient sa kanila na umabot sa mahigit 82,000 nung nakaraang taon. Nitong 2018, ang schizophrenia ang pangunahing kaso sa mga dinala sa NCMH. Globally naman yan, no? As in any other nation, there is an increase in some of the psychiatric disorders, major depression, anxiety. These are signs of the times, eh. Pero higit sa anumang kakulangan sa tao o sa pasilidad, mas malaking problema ang stigma o ang panguhusgang nararanasan sa anumang bagay o taong kakabit ng salitang mental. Dito sa Pavilion 10, maraming pasyente ang dekada na ang binilang sa mental hospital. Marami ang pwede nang umuwi kung tutuusin, basta maalagaan lang. Pero ang problema, wala na silang pamilyang uuwian. Gaya ni Nanay Carmi, hindi niya tunay na pangalan, Tubong Palawan. Gusto niyo na bang umuwi? Gusto ko sana umuwi, pero wala na akong mga kapatid doon. Naiwan ko saan na sila nagpunta. Daan-daang pasyente sa mental hospital ang dito na tumanda at marami ang dito na rin namamatay. At dahil nagkakaedad, nagkakaroon din ng ibang mga karamdaman, pero dahil nga mental hospital ito at limitado lang ang pasilidad at mga tauhan para sa general services, kinakailangan pa silang dalhin sa ibang mga pampubliko ospital. Ang aming experience is that nagkakaroon ng stigma yung other health workers sa aming pasyente. Meaning to say, parang hindi welcome yung aming mga pasyente. Ang karanasan ito ang dahilan kung bakit sa tennis court na ito sa loob ng NCMH compound, balak itayo ang isang 8-story building na papangalan ng Philippine Center for Mental Health and General Hospital. Maliban sa mga pasyente ng mental hospital, magiging bukas din ito sa mga taga-Mandaluyong na mangangailangan ng serbisyo medikal. Pasado na sa Kamara ang panukala para rito at kasalukuyang nakabinbin sa Senado. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.